please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Sa liwanag ng Espiritu Santo. Ay iyong tinuruan. Ay iyong tinuruan. Ang mga nananalig sa kaibuturan. Ng kalooban. Ipagalaw mong aming matutuhan. Sa Espiritu rin ito. Ang tanang katwiran. At maligaya naming kamtindagi. Ang kanyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawala hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking si Abraham. Minsan si Ismael at naanak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito, ang ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat. Labis itong iginalungkot si Abraham, at sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac, magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar. At sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Bago sila pinaalis, isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang na Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siya nang iisipin umiyak naman ni Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ng anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin ko isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang tinitingnan at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisiglan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paraan at naging mahusay na mga maso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lukhang sa Diyos tumatawag ang ay kanyang umiligtas. Lukhang sa Diyos ay tumatawag ang kanyang umiligtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y umiligtas sa hirap at lusa. Ang henyaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa pangalit, sila'y
Hinukot ko. Lukhang sa Diyos tumatawag na sa kanyang ililigtas. Matakot sa poon kayo, kanyang bayan, nang makaptan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom, sila'y nakukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang apoon susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Lukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Lapit, ako'y bigyan, mga kaibigan, at ako'yo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat natin katukutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Lukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang ililigtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga gardenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis. Kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami na hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhig sa kanya ang mga demonyo, kung kami palalayasin mo, bayaan niya kami pumasok sa mga baboy na yon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya tumaba sila sa dalawang lalaki pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibag ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawak at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan sa kakalaban ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng patay pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanik nila ang siya'y umalis sa kanila lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutuloy ka namin, Panginoon Jesus. Sumainyo ang Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa school year 2017-2018. No? At isang panibagong paglalakbay, lalong-lalo na sa inyong pag-aaral bilang mga mag-aaral ng paaralan na ito. At nawa ay itong bagong taon na ito ng inyong pag-aaral ay tunay na humubog sa atin. Kaya nga sabi na namin sa pasimulang panalangin ay hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Huh? Ang biyaya ng Espiritu Santo. Sapagkat alam natin na yung biyaya ng Espiritu Santo ang lulukom sa atin upang
bigyan tayo ng sapat na kaalaman kung paano nga sa Ebanghelyo, nakita natin sa Ebanghelyo na pinalayas ni Jesus ang mga demonyo, no? Doon sa dalawang lalaki ay tayo ay bibigyan niya rin ng sapat na pangailangan natin upang mapagbuti yung ating katatayuan. Pinakayang mabuti yung ating katatayuan. So, hindi ninaasarapan ang pumay kapal. Katulad din po, no? Sa unang pagbasa, meron din man sa unang pagbasa na anong sabi ng Diyos Ama, no? Sabi ng Diyos ay itong si Ismael, no? Ay pagpapalain ng Diyos, no? At gagawin isang malaking bayan, isang bayan na malakas, katulad din ni ako. So kaya bahagi yun na kung saan ay tayo ay tunay na manalangin sa harapan ng Puong May Kapal. Kabagamat marami tayo ngayong pinag-aabalahan, marami tayong iniisip, no? Marami rin tayong hinaharap ng mga problema, pero huwag natin kalimutan na palaging humingi ng tulong sa Diyos. Paano tayo humingi ng tulong sa Diyos? Paano tayo humingi ng tulong sa Diyos? Magdarasal, mananalangin. Marunong ba kayo magdasal? Opo! So, kung paano nais nung dalawang inalian ng demonyo na sila ay pala pa pagalingin ng Diyos, no? Sila ay humingi ng tulong kay Jesus nalin na sila ay pagalingin sa kanilang karamdaman, maalis yung masamang espiritu sa kanilang katawan, no? Ay kinakailangan natin kausapin natin ang Diyos, no? Ginawa ang mga kausapin natin ng Diyos. At tulad na ipinahayag po, no? Tulad na ipahayag ng patuloy na paanyaya ng ating Santo Papa. Anong pangalan ng ating Santo Papa? Pope Francis. Anong pangalan ng ating Santo Papa? Pope Francis. Oh. Sabi ni Pope Francis ngayon, dapat daw ang gawin natin ito na may kagalakan, no? Gawin natin ito nang tayo ay nagagala, nasisiyahan, no? Na tayo ay parang excited, no? Makita natin na kausapin natin ng Diyos, ano, at magdulot sa atin natin ng kaligayahan, no? Hindi lang po ito isang tungkulin o isang responsibilidad na binibigay sa atin, na nagbibigay sa atin ng kabigatan, no? Parang obligasyon natin. Well, bahagi yun, yun, no? Pero sana makita natin na ito ay yung magdudulot sa atin ng kagalakan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nag-aaral ng mayroong kagalakan, hindi nakasimangot, no? Ay yun ay isa sa mga maliwalang na tanda na tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Kasi pinandulot ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, no? Pag inyong kalimutan, ang dulo ng pagliligtas ng Diyos ay rin joy, no? Kagalakan, no? Hindi galit. Ang dulo ng ating Diyos ay magbigay sa atin ng kaayusan, no? At sana po ay tayo ay magalak, ma-excited, kasi ba kapag tayo ay nagkaroon ng sapat na kaalaman sa ating pag-aaral, no? ay magagamit natin sa ating kinabukasan, no? Maging maayos yung ating kinabukasan. Kaya kahit na sa panalangin, sa pag-aaral, ay dapat ay may kaakibat
nakagalakan. Kasi bakit? Yun yung nais na ibigay sa atin ng Panginoon pa, no? Huwag inyong kalimutan. Ang dulot ng ating Diyos ay walang iba, kundi ang kaligtasan. At ang isang elemento ng kaligtasan ni Alin ay kagalakan. Kagalakan. Magalak tayo. No? Magalak tayo sa harapan ng buong may kapal. Sa gitna ng maaring problema na hinaharap natin. No? So, tayo magpasalamat sapagkat sabi nga ay hindi natin nararanasan yung mga nararanasan yung iba natin mga kapatid, pero ipanalangin natin sila, no? Yung mga kapatid natin na nasa Marawi, ano nangyari sa Marawi? May gera, no? Kaya, ang mga kapatid natin doon, well, nagtayo din sila ng paaralan doon sa evacuation center, pero mas mahirapan sila mag-aral, no? Mas mahirapan silang mag-aral kaysa sa inyo. No? Kaya ipagpasalamat ninyo, no? Na hindi namin dinaranas yung kanilang kahirapan. Magpasalamat kayo kasi kuminsan, sabi na natin, we take it for granted. Ah, ganito kami, no? Huwag natin ganito. Kung kayo nahirapan sa inyong assignment, no? Huwag yung kalimutan na may mga kapatid kayo na mas nahirapan. Kung sabi niyo, wala kami libro, yung mga kapatid na natin sa Marawi, no? Ay niwala silang matulugan, no? May nahirapan silang makakain, kasi evacuate sila, no? Nag-evacuate sila, nasa evacuation center sila, no? So tayo ay mayroon tayong bahay na inuwian, no? Nakakain tayo ng maayos, no? May mga trabaho ang iyong mga magulang doon sa Marawi City ay, no, ay sila ay, kung tawagin natin ay displaced, no, pati yung mga magulang nila na walang ng trabaho, kasi yung trabaho nila nasa Marawi City, hindi sila makapasok ng Marawi City, no, gawa ng mayroong gera ngayon na nangyayari doon, no, kaya tayo ay magpasalamat. Magpasalamat tayo sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Poong Kapal. Magpasalamat tayo sapagkat binigyan tayo ng biyaya na makapag-aral sa taon ngayon ng pag-aaral. No? Huwag tayong makalimot na magpasalamat. Magpasalamat kayo sapagkat kayo ay may baon. At sana naman kahit na wala kayong baon, ay sana ay matuto kayong pumasok, no? Sa inyong paaralan kahit na wala kayong baon. Kasi bakit? Kasi yung kaalaman na makukuha ninyo ay higit ninyong papakinabangan. Alam nyo, magkano baon mo? 20, no? Ang kwenta yung iba, no? So, kahit yan ay 20, kahit na yun ay 10 piso, magpasalamat kayo. So, na kayo nag-uuwian. No? Ako po ay nakadalaw one time sa isang lugar, no? Sa Batangas. No? Yung mga bata, naglalakad. Naglalakad ng ilang kilometro. No? Makapunta lamang sa kanilang paaralan. Kasi bulubundukin yun eh. No? So, yun ay, at ang kanilang baon, alam mo ba ng kanilang baon, ang baon nila ay kanin. Yung iba, ang ulam ay toyo at asin. No? Pero bakit nila ginagawa? Kasi gusto nilang mag-aral. Gusto nilang matuto. No? Para alin? Para sila ay makaahon sa kanilang kahirapan. Kasi kung hindi tayo mag-aaral, mahirap na nga kami, Father, eh, no? Tapos hindi pa kayo mag-aaral. E di ba paano kayo makababangon sa aming pag-aaral? No? So kinakailangan natin, no? Yung ganong klase ng inspirasyon. No? At, sabi na natin, higit sa lahat ay ilan, ipagdasal natin. No? Ipagdasal natin, ito ay magawa natin ng
pinupuspos tayo ng Espiritu Santo. Hilingin natin na tayo ay puspusin ng Ninong Espiritu Santo. Oh, hindi ng masamang Espiritu. Nung sa Ebanghelyo natin, sila ay sinaniban ng masamang Espiritu. Ang hinihiling natin ay mapuspos ng Espiritu Santo. Oh, ang Espiritu ng Diyos. No? Ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin ng Espiritu Santo ay rin banal na Espiritu. No? Hindi masamang Espiritu. No? Ngunit ang Espiritu ng ating Diyos. At ano ang sabi nga? Ay palagi kayong magdasal. No? Palagi kayong magdasal. No? At isa pa rito, no? Tayo nang may isa kayo, pero huwag inyong kalimutan na magsimba pag-araw ng Linggo at Piyesta ng Pamilya. No? So magsisimba, tuwing kailan? Linggo at Piyesta ng Pamilya. Yun ay yung regular natin ngayon. Kung kayo ay makasisimba ng araw-araw, di mas maibig. No? Pero yung hinihingi sa atin ay tuwing araw ng Linggo. No? So kahit na hulakarin natin, no? Maliban na lamang ibang na medyo malalayo ang lugar, no? Pero kung dito lang tayo, sa Adelinawan, no? So dito po sa Adelinawan, may misa tayo rito tuwing pag-aaral ng Linggo, 6:30 ng umaga at 6:30 ng gabi, no? May anticipated mass din po tayo ng 6:30 ng Sabado ng gabi, no? Yung mga nasa Piyesta homes, no? Ay ang misa roon ay 6:30 ng gabi ng Sabado, no? Kung kayo ay nasa Carmen homes, ang misa roon ay 8 o'clock ng umaga, no? Kung kayo ay sa Adelina 1A, ang misa doon ay 10:45, no? Kung kayo ay nasa Holiday Homes, no? Ang misa roon ay 9:30. Kung kayo naman ay nasa lugar na kung saan kayo malapit, makalimbawa po ay yung mga nasa mga sityo, ay di doon kayo pumunta sa mga malilapit na lugar, no? Na nabanggit. Or mayroon pa rin yung ibang lugar na sakop ng ibang parokya, no? Kung sa DSIS, no? O doon po sa ibang mga parokya na kabilang po rito, no? Ay ang malagay rin, makasimba tayo pag-araw ng Linggo. At isa na po, gagawin natin ito, tayo ating pagsisimba na puno ng kagalakan. No? Kasi kapag mabigat yung ating loob, katulad po halimbawa ng pag-aaral, no? Kung kayo ay nakasimangot habang kayo nag-aaral, mabigat ang inyong pagkilos. Mahihirapan kayo, no? At palaging sa tingin ninyo, pinapahirapan kayo. Hindi, no? Ang Diyos natin ay ang Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. No? Huwag niyong kalimutan. Ang Diyos natin ay ang Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Pakiulit nga mo. No, kaya tayo ay mag-aral para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang pakinabangan natin yung kaligtasan na ito. Eh? Palagi tayong mag-asal, eh? Para higit natin ang makita. At sabi nga, sa natin makikita niya isang maluwalang ng dahilin, kapag tayo ay napupuno ng kagalakan. Eh? Kasi bilang yun ang dala ng mabuting balita. No? Sabi nga ni Pope Francis, the joy of the gospel, ang kagalakan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. No? Nais ng Diyos na kayo ay iligtas. Nais ng Diyos na kayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman. No? Eh kaya lang, kahit nga nang nais ng Diyos, kung hindi naman kayo nag-aaral, kung hindi naman kayo nagdadasal, hindi nyo pa kinabangan
yung nais ng Diyos. No? So huwag natin sayangin, no? Ang kagalakan na dulo ng pagliligtas ng Diyos. At isa na rin po, ang magkaroon kayo ng sapat na kaalaman. Kayo ay tunay na makapag-alak. Katulad din po na sinabi ko, no? Pagdasal ninyo ang inyong mga guro, no? Na sila ay tunay na makapagturo sa inyo, no? Na huwag kayong pagalitan, no? Para na huwag kayong, well, kung kayo makulit, eh, baka kayong pagagalitan. Pero sana sila ay huwag magagalit kapag kasi sa oras na sila ay magalit sa inyo, apektado yung lahat ng klase, no? Apektado yung kanyang lesson, no? Yung sabi ko nga, no? The joy, no? Apat magdulot ito ng kagalakan sa atin, no? Kahit na sa inyong pag-aaral at sa pagtuturo ng inyong mga guro. No? Ito rin yung hamon na pinapagaya sa atin. Ano yun? Na tayo rin ay maging mga mukha ng kagalakan ng Diyos. No? Huwag niyong kalimutan yun. Tayo ay maging mga mukha ng kagalakan ng Diyos. Sana, kapag nakita kayo, kung nakita kayo ng tatay nyo, nakita kayo ng nanay nyo, no? Ay magagalak din sila sa inyo, no? Hindi yung pag nakita kayo ng nanay niyo, no? Ay masamang balita ang dala ninyo, ah, hindi, no? Nais ng Diyos na tayo maging matagapagdala ng mabuting balita, no? Nais ng Diyos na makapagdala tayo ng kagalakan, ha? Kaya na dapat tayo ay magmukhang kagalakan ng Diyos. Na ako ay mukha ng kagalakan ng Diyos. Pakiulit nga. Ako ay mukha ng kagalakan ng Diyos. Tingnan nyo inyong mga katabi. Tingnan nyo, mukha ba ng kagalakan? So, sana po ay maging mukha kayo ng kagalakan. We have to remind ourselves, kinakailang paalalahanan natin yung ating sarili, you know? Kapag ang kapatid ninyo ay nalulungkot, kapatid, huwag kang malungkot. No? Kasi gusto ng Diyos na ikaw ay masaya. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging maligaya. Kung kaya may problema, para ka maging masaya, anong gagawin? Magdasal tayo. O kapatid, may problema kasi ako. Eh. Sabi mo, kapatid, o, magdasal tayo para malampasan mo, magkaroon ka ng lakas upang harapin ang iyong problema. No? So, kasamahan nyo rin yung inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaibigan, kung sakali mang sila ay humaharap sa maraming problema. At ito yung hinihiling natin ngayon, kamisang ito, na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo, na tayo ay maging mukha ng kagalakan ng Diyos, no? Maging mukha ng kagalakan ng Diyos. No, kasi ito yung sama-sama sa harapan ng Panginoon. Magsitayo po tayo lahat. Nasalit natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang nakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagagawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Pontius Pilato, dinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa Panginoon ng mga lumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, humaklat sa langit, nanuklok sa kaya ng Diyos amang magkapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uukon sa mabubuhay ng mga matay na tao. Sumayang sampalakay naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatuhan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihan ng nagpapagaling. Sa pamamagitan niya,
Manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihan Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ulitin po natin. Makapangyarihan Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Kapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan pagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan naway mabawag ng kalinisan at paggalang sa damay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan Ama, iunat mo sa amin. Makapangyarihang Ama, binala namin sa iyo ang aming mga pangailangan at may pananalig na magdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa improbensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Bye.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Please repeat after me. Ama naming Dumika. Gawin mong banal ang aming mga alay. Sa dambanang ito. At dalisayin ang liwanag ng Espiritu Santo. Ang aming adhita. Sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, nung siya'y umakyat sa kalangitan at namuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuturing ng mga anak mo. Ikaw ang nagtataguyod sa tanan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bilang bahagi ng ating paggalang, ano? So, kung tayo ay nasa simbahan, tayo ay luluhod, so wala naman tayong luhuran ngayon, kaya ang gawin na lang natin ay ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib bilang pagtugon na kinasapuso natin ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at ng anak. No? Bilang paggalang natin sa Diyos na naging tao at patuloy na nakikiisa sa ating mga tao. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagkiisa ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ninyo, niniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Bendi naman ang matapos ang apunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay mo.